Sa maliit na barong-baro sa tabi ng creek sa Niyasite ng Barangay Pinyahan, nakatira ang pamilya ni Samantha Segui. Kwento niya, mahigit 50 taon na silang naniniraan sa lugar. Pero kahit may maliit na bahay, puno pa rin ng pangamba si Sam. Naranasan po namin yung bubong namin tumutulo, tapos hindi kami nakakatulog sa ingay. Tapos yung creek na amoy po namin. Ngayong araw, matutupad na ang pangarap ni Sam at ng mga taga Niyasite na magkaroon ng sariling tirahan. Pumirma na kasi sa usufruct agreement ang lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon at National Housing Authority na siyang nagmamay-ari ng Niyasite. Sa pamamagitan ng kasunduan, papayagan ng tayuan ng pabahay ng QCLGU ang Niyasite para sa mga residente sa lugar. Kailangan tirahan na may integridad at dignidad sa atin po bilang mga tao, bilang mga Q-citizen, bilang mga mamamayan ng Lungsod Quezon. Siyempre, pag tinayo na po itong parang kondo po na nakapangalan po sa amin, siyempre, di na po namin iisipin yung renta. Di na po namin iisipin yung malaking kuryente, yung malaking tubig. Nakatira na po kami sa konkreto. Hindi na po kami mag-iisip na baka mahulog po kami sa creek. Sobrang nakakatuwa talaga at nakakaiyak. Kaya maraming pong salamat kay Mayor. Sa NHA, tulog po kayo ng langit para sa amin. Laking pasasalamat rin ni Aling Maria Elena Enriquez na mahigit 30 taon nang nakatira sa Niyasite. Napakaganda po. Wala po ako masasabi dahil siya lang po talaga ang bukod-tanging nakagawa nung dito. Lahat ng mga mayor na nakarating, naging mayor dito, wala pa po. Kundi si Joy Belmonte lang po. Hindi ito panandali ang pakinabang 25 years hanggang sa kaapu-apuhan na ng mga tatay na nandirito ngayon na magiging awardee ay magagamit. Hindi yung tipong bibigyan ka ng pakinabang kinabukasan, nagamit mo na, naubos mo na. Ito po, hindi na maaagaw. Titulo na pag-aari mo, lupa na hindi galing sa paso, kundi sa sarili mo talaga na meron ka ng condo unit. Isa lamang ang Niyasite sa benepisyaryo ng programang Katiyakan sa Paninirahan ng Lungsod Quezon. Ayon sa datos ng QC Housing Community Development and Resettlement Department, umabot na sa 17,907 ang kabuuang bilang ng mga pamilyang nabigyan o mabibigyan na ng kanilang sariling tirahan. Meron tayong Community Mortgage Program. So ito yung programa kung saan nagkakaroon ng pagkakataon yung mga informal settler na mabili yung lupang kanilang kinatitirikan through Social Housing Finance Corporation. Ito yung pag-aaring lupa ng pamalang lungsod, puno ng informal settler. Ino-offer natin direct sale sa kanila. Ngayon, ang isa sa in-introduce ni Mayor Belmonte ngayon, yung direct purchase program. Bakit? Kasi ito yung mga private lands na binibili natin directly sa may-ari. Itong mga private lands na ito, puno ng mga informal settler to. Pagkabili natin, siya naman yung ibinebenta rin natin sa mga tao. Sa Barangay Payatas, may katiyakan na sa paninirahan ang mga residente ng Ramawil matapos pirmahan ni Mayor Joy Belmonte ang deed of conditional sale para sa 96,169 square meters ng lupa na pagmamay-ari ng Land Bank of the Philippines. Nais ko pong magpasalamat sa city government kay Mayor Joy Belmonte. Sa wakas, yung aming pinaghirapan, may bigay sa amin ng hindi kami nag-worried about sa lupa. Papasalamat ako kay Mayor Belmonte. Salamat po sa inyo sa pagtsatsaga nyo, sa pagbibigay niyong pansin sa aming barangay na nagkaroon na ng katuparan ng awarding na ito. At sa lahat ng kagawaran ng QC, papasalamat kami. Sa Barangay Baysa, nasa 2,000 informal settler families ang benepisyaryo ng nilagdaang deed of sale sa pagitan ng Lungsod Quezon at Prosperity Industrial Corporation. 1,127 naman ang benepisyaryo sa deed of sale at subdivision plan signing sa Barangay Bagong Silangan sa ilalim ng Direct Purchase Housing Program. Masayang-masaya ako at nagpapasalamat ako. Ito palang ang unang-unang masasabi kong pag-aari ko. Masaya dahil natapos na yung problema. At masasabi mong sa iyo na yung inuhulugan mong lupa. Mahigit 200 titulo rin ang naipamahagi sa mga Q-citizens ng Barangay Payatas sa ilalim ng Community Mortgage Program. Ang completed project natin mula 2019 hanggang 2021 sa CMP 298, direct sale 342, sa socialized housing 1,463, direct purchase 7,518. So meron tayong 9,621 pamilyang nabigyan ng katiyakan sa paninirahan. Completed project yon. Sa mga ongoing, from 2019 hanggang 2022,
Meron tayong community mortgage, 1,433. Sa direct sale, 60. Sa socialized housing, 1,951. So meron tayong 3,464 pamilyang mabibigyan pa ng katiyakan sa paniran bago magtapos ang 2022. Maging ang mga empleyado ng lungsod, maaari din makinabang sa programang pabahay. Meron tayo sa empleyado kasi lahat naman ng mga project na may mga open market, mga economic housing ang sinasabi. Ang problema natin, ang daling maubos talaga. Kasi dito sa QC, talagang marami rin yatang mga empleyado na gusto. Kaya lang nga, marami rin na didisqualify kasi may mga, ang pamantayan dito dapat wala pang bahay, walang pag-aaring real property. Hiling lamang ng pamahalaang lungsod makipagtulungan sa mga proyekto at programa ng lokal na pamahalaan tungo sa ikatatagumpay ng mithiing magkaroon ng katiyakan sa paniniraan ang bawat QC citizen.